kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tolentino. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Team Sawyer, kung saan mga kabakal ay shinare niya yung kanilang mga moments dati nina Kiko Matos, Rob Moya, Mamot, Wamos. Kung hindi niyo po kasi alam mga kabakal, dati po ay talagang magtutropa itong mga ito. Hindi pa magkaaway itong si Kiko Matos at si Rob Moya. At nagpapansin ng padati at talagang magtropa pa itong si Kiko Matos at si Team Sawyer. Yun nga lang, maraming mga issue ang nangyari kaya sila ay nagkawatak-watak. If I'm not mistaken, parang itong collaboration na to ay ginawa dati bago magkaroon ng pandemic. Yep, yun yung pagkakalam ko, or yung papasok pa lang ng pandemic noong time na yun. So if, kung ganun, mga 2 years ago yata itong video na to mga kabakal. Pero shinare ngayon ito ulit. Maaring shinare ulit ito ngayon ni Team Sawyer para nga naman mapakita na ganun ang nangyayari pag nagsama-sama silang mga vlogger. At alam yon, meron din kasi mga tao or marami rin mga tao ang hindi nakakaalam na talagang magtutropa dati itong mga to. Lalo na si Rob Moya at si Kiko Matos. Pero ang tanong ay mababalik pa nga kaya ang kanilang mga pinagsamahan? Hindi natin alam. Pero maaaring ito ay isang senyales ni Team Sawyer na siya ay open na uli para sa kanilang mga group bonding katulad nito. At sa tingin ko, yun ang ibig sabihin siguro ni Team Sawyer. Kasi bakit niya ilalabas ang ganitong video kung siya ay not in good terms sa mga kasali sa video? Katulad ni Kiko Matos, Rob Moya, at ni Mamot, di ba mga kabakal? Pero si-share ko po sa inyo mga kabakal ang clip ng video. Pero kung gusto nyo mapanood ang mga video, pumunta lang kayo sa Facebook page ni Team Sawyer. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Yeah, exactly. What are you trying to do, bro? What are you trying to do, bro? What are you trying to do, bro? Payan pa si Mamot. We're just chilling, drinking our ice too big, and then you guys show up. What the fuck do you want? You want throw hands? Come on, let's throw hands. Alam mo, kanina pa sila nagsasalita, di ko maintindihan. Parang payan pa rin si Kiko dito. You know? Wait. I think this Filipino... These guys are tripping. I think I lost on my mind. Nasa level ako bro, na hindi ko sila mag-gets bro. Yeah, ako rin hindi ko rin sila mag-gets. By the way man, I'm Team Man, Team. What's your name? My name is Rob team, and... Bro, team. Yeah. And this is Kiko. Rob, yes, from USA. Yeah. What's your name? Oh, Rob. Yes. Michael David. You're familiar. Michael David, bro. Michael it's David. Nice to meet you, bro. Familiar. Nice meeting you. Nice meeting you, bro. Bro, you talk too much. Shut the fuck up. Fuck off. Shut the fuck up. You need to take a bath. Kuya, I remember them now. Yeah. They're the guys from Facebook. Yeah. Oh, it's that little dude who's trying to bash like this ugly ass motherfucker. Yeah. And they need to think about. Yan, kakain ng kuwet si Rob Moya. Sorry. Grabe mga kabakal. Grabe yung wet packs ni Mamot, rated PG. Alam mo yun, kasalanan ang makita ang ganung kaitim na wet packs ni Mamot. Ay, nako Mamot. Pinakita mo pa talaga yan, ha? So mga kabakal, marahil yun ang dahilan kaya talaga hindi na nagpakita mga kabakal. Itong si Rob Moya, tito kina Mamot at kina Coach Badong, dahil hindi niya makalimutan
tuwing siya ay matutulog at pagising sa umaga, yung wet packs na may itim ni Mamot. Well, in fairness naman, kung ano yung kulay ng wet packs ni Mamot, eh yun din ang kulay ng kanyang buong katawan. Hindi siya uneven. Kasi di ba may mga tao na uneven yung kulay ng balat, di ba? So, yun mga kabakal. At kung hindi ako nagkakamali, yan yung time na naghahamon dito, nag-viral kasi si Kiko Matos nung time niya. Naghahamon siya ng sobra. Yan yata yung mga time na issue, yun yung naglaban sina Damsa at Kiko Matos. So, pumatok yung pangalan ni Kiko Matos uli. Naghamon-hamon itong si Kiko Matos, tapos napunta rin yung issue kay Kiefer. Yun yung mga time na yan. Pagkatapos basta nagdire-diretso yung career ni Kiko Matos yan, hanggang sa nagkaroon nga siya ng issue dito kay Rendon Labado. So yan yung time na yan mga kabakal. Kaya nga naman, kung makikita mo, naandyan si Rob Moya, kasi doon sa isang video na ginawa din dati ni Kiko Matos, pabirong sinabi ni Rob Moya na kaya siya nakikipag-collab kay Kiko Matos dahil trending daw si Kiko Matos. So yun nangyari, so pumunta, alam ko nangyari dyan, pumunta itong si Rob Moya, kina-coach Badong and the Mamot para makipag-collab at mag-training na rin. At naandoon si Kiko Matos. And then after noon, since na magkakilala naman sila, pumunta sila dito kay Tim Sawyer. Kung saan sila ay nagstay ng, I do believe, mga isang linggo sa bahay ni Tim Sawyer. Kung saan sila nag-banding, kung ano-ano mga ginawa nila. At dito rin, kung hindi ako nagkakamali, dito rin parang nagkasamaan ng loob sila. And ang pagkakarinig ko lang to, parang nagkasamaan yata ng loob itong si Kiko Matos at si Tim Sawyer. Although mas marami pa akong alam sa pinakapunot dulo kung bakit nagkasamaan ng loob talaga to, at kung sino ang dahilan kung bakit sila nagkasamaan ng loob, akin na lang yun. So bilang respeto kay Kiko Matos at kay Tim Sawyer, kung ano ba naging simula ng kanilang hindi pagkakaunawaan, sa akin na lang yun. Pero yun ang pwede kong i-share sa inyo. Pagkakaalam no? Alam na nga Yun ang pwede kong i-share sa inyo, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan itong si Tim Sawyer at si Kiko Matos. At mukha namang okay na uli. Dahil nga katulad na sinabi ko, kung talaga namang masama pa rin ang loob nitong si Tim Sawyer kay Kiko Matos, alam yun, hindi niya para ilabas ang clip ng video ng mga kaguluhang ginawa nila nung sila ay nagkukulab. Maaring ito ay senyales ni Tim Sawyer na siya ay okay na. Na pwede na rin silang makipag-kulab uli kay Tim Sawyer. Na pwede na uli makipag-banding siguro itong si Kiko Matos. Actually, magandang pagkakataon ito kay Kiko Matos para naman may divert yung kanyang pagiging malungkot, disappointed dahil hindi natuloy ang kanyang laban na makipag-collab ulit dito kay Tim Sawyer. Isama na rin niya si Mamot. Si Rob Moya kung gugustuhin. Pero I doubt na sasama si Rob Moya kasi nga naman si Rob Moya may kontrata na dito sa Battle of the YouTubers na bawal makipag-collab sa mga ex-Battle of the YouTubers. Alas na lang kung in good terms si Kiko Matos sa Battle of the YouTubers, di ba? So yan ang aking opinion. Pero ano nga ba ang inyong opinion? Bakit nilabas ito ni Tim Sawyer? Siya nga ba ay okay na para makipag-collab ulit kina Kiko Matos, Rob Moya at kay Mamot? At ang tanong, bakit ang itim ng wet packs ni Mamot mga kabakal? So i-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila. At di ba kapag laging nakatago dapat maputi yan, bakit may itim? Hanggang sa muli, ang inyong lingkod Captain Barbel. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Coach ng Bayan.